Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan kong taga-panood ng aking YouTube channel, ang OCLT Agri TV. Ngayon po, ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pag-alaga o pagtanim ng pampalaya. So ngayon po, narito po tayo sa aking sakahan at dito po ako nagtatanim ng pampalaya. Ang pinakapauna nating gawin ay ito, bumili po tayo ng seeds, yung approved variety. Ang ginagamit po natin ito ay itong Condor, ang tawag po ito ay Trident Improved Hybrid Ampalaya po ito. So mas mabuti na magbibili tayo yung mga maganda pong variety para magkaroon po tayo ng mataas na ani at magkaroon ng mataas na kita. So ang ginagawa natin ay binabaging po natin ang kaniyang mga buto. So sa nakapalo po ito ay 15 lang po na buto. So ang ginagawa natin, sinisiguro natin nga maalagaan, nagagawa po tayo ng baging. So ito, mayroong tatlo na nasumibol. Isa, dalawa, tatlo. Yung iba ay halos hindi pa makita natin. Ito, mayroon ng isa. So yan, mas mabuti na ilagay natin sa baging para pag transfer natin sa planting area, siguradong-sigurado na mayroong tumubo sa bawat sukat sa ating pagtanim. So mayroon na akong natatanim doon. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin ito alagaan. So dito, may nauna na akong tinanim. Nilagyan ko na ng trellis. Yung ginagawa natin ay ito ang makabago nating paraan. Nagagawa tayo ng trellis. Ngunit hindi pa natin ito tinapos. Depende yan sa gaano siya kataba at gaano ang kanyang pagtubo. So dito, ang first step natin, naghukay tayo dito. Naghukay tayo at nilalagyan natin ng organic fertilizer. Pagkatapos, nilagyan natin ng kunting commercial fertilizer, mga isang kutsarita lang. At saka, yung binabaging natin ay dito natin itinanim. So, pag daan ng ilang linggo, so ito na nangyari. No, ang ginagawa natin, nagbawas din tayo ng talbos. So, titingnan po natin yung sa isang puno, kasi may dalawa siyang katayan, yung kanyang gagapangan, so nag-iwan tayo ng dalawa. So yung hindi kailangan, so tinatanggal natin ito, pwede natin tanggalin yung iba. So yung iba tinatanggal natin, mas mainam na yung mga bago ito, tatanggalin muna natin ito, no? Tatanggalin natin ito, yung main stem lang ang maiwan natin. Ito pakita ko sa inyo. So mag-iwan tayo ng dalawa kasi dito siya natin pagapangin ito. So yung iba ay tatanggalin natin. Ito, tinanggal natin yung iba pa. Ito, dalawa lang. So may mga vines naman itong susunod at tatanggalin natin ito kasi pag maiwan ito ay nagbibigay lang ito ng medyo masikip, no? Okay, so yung vines na ito, tutubo ito hanggang dito. Pagdarating niya dito, halimbawa siya ay darating na dito, uputulin natin dito, no? I-pruning natin dito para dalawa yung lalabas at saka magdadala ng bunga. Okay, may nauna na dito. Ito. Ito.
ito na, nakaroon na ng bunga. So, pero hindi natin nagawa ang naka-pruning tayo. So, pwede pa nating hahabol tayo, tatanggalin natin yung iba dito sa baba. Kasi yung ampalaya, hindi naman nangyalangan ng sobra kadami ng talbos habang bata pa. Yung pag matanda na siya, pwede-pwedeng hindi natin galawin yung mga talbos ya. Mga talbos na naiwan kasi nagbibigay yan ng bunga. So mayroon pang naiwan dito. So, tatanggalin natin. Ito. Ito. Yung talbos sa baba, tatanggalin natin. Ito. Medyo may kalakihan na. So hindi natin nagawang nag-pruning. So pwede pa natin kuhain ngayon. Okay. Yan. So ang technique natin, dalawa lang iniwan natin. Okay. So mayroon pang isa dito. So ito, darating naman dito. So ito, puputulin natin dito. Yan. Ang sanga dyan, siguradong magdadala rin ng bunga. So hindi ito masyadong marami. So ganyan ang gagawin natin. So magbabawas din tayo ng, makukuha din tayo ng mga damo. No, madali rin ito tanggalin ng damo. So dito naman sa mga insekto, kasi hindi may iwasan ng insekto dito. So mag-i-spray din tayo. Yung pag-i-spray natin ay dito, magmula dito. Kailangan walang aphids na maiwan. Kasi pag may aphids na maiwan dito sa dahon at saka marami ng dahon, mahirapan na tayo sa pag-control. So habang bata pa, ang ampalaya natin ay sisiguraduhin natin walang aphids na maiiwan. Kasi yung aphids ay pinakamahirap kontrolin pag marami na ang dahon. So, yun namang ano, yun namang trellis natin. Yung portion na dito ay magdadagdag tayo. No? Halimbawa, yung bakante dito ay maglalagay tayo. Madali raman ito. So, ganyan lang. Kasi hindi tayo maglalagay ng twine habang wala pa masyadong dahon, kasi pag nabibilad ito sa init, madali na ito maputol. So ngayon, mayroon ng dahon, pwede na tayong magdagdag ng twine. So ganyan lang. So, yan. Ganyan lang, magdagdag tayo. Dito, magdagdag din tayo. Kasi yung ampalaya natin, pag tumatanda ito, lalabas na ang mga sanga dito. So hindi na natin hindi na tayo magkuha ng sanga, dahil yung mga sanga na diyan na medyo may katandaan ng ampalaya natin, nagdadala na ng bunga. So ulitin ko, magbabawas la tayo ng sanga o magpupruning tayo habang ang ampalaya natin ay bata pa. So habang bata pa siya ay magbabawas tayo. So pag matanda na ang palaya natin, hindi na tayo magbawas, kasi yung mga sanga na yan, sigurado magdadala yan ng bunga. So paglaki ng palaya natin, dadagdag tayo ng trellis dito sa kabila, kasi dadami ito. No? So yung isang problema sa palaya, yung fruit fly po, mas mabuti na maglalagay tayo ng insect attractants. Yung insect attractants na tinuro natin, mas mabuti yon, para nga sigurado na walang reject na damage dahil sa fruit fly. So siguro nakapagbigay ako sa inyo ng kunting kaalaman tungkol sa pag-alaga sa ampalaya. So maraming salamat po at magandang araw.